Tara, tulungan niyo ako magluto ng murang ulam. Meron tayo ditong mushrooms. So, itong ating mushroom, pwede rin kayong gumamit ng whole mushrooms or yung sariwang mushrooms. Ang gagawin natin dyan, i-drain lang natin yung excess water. Tapos ay ilalagay natin sa ating food processor. Tapos, meron tayo ditong sibuyas. Hiwa-hiwain lang natin. Tapos, isama na rin natin dyan para naman isahan lang. Hindi tayo mahirapan maghiwa. So, i-food processor lang natin ito o pinuhin lang natin hanggang sa makuha natin yung katamtamang pino lang. Ayan. Tingnan nyo, ganito dapat yung pagkakapino niyan. Ilagay na natin dito sa ating mangkok. Meron tayo ditong paprika. Smoked paprika ay pwede nyo rin gamitin. Lagyan lang natin yan at itong ating garlic powder. Iba talaga ang lasa pagka may lasa ng bawang. Itong ating paminta, lagyan din natin yan. Siyempre, sa pampalasa, mamimili kayo kung anong pampalasa ang gusto nyo ilagay dyan. Maglagay kayo ng itlog at itong ating beef powder. Pwede rin kayong gumamit ng chicken powder, pork powder, or beef cubes. Lagyan natin ng konting asukal, asin, harina. At itong ating cornstarch. Halu-haluin natin to. Tapos, tansya-tansya lang. Huwag naman masyadong maraming harina. So, tansyahin lang natin para naman yung texture nito ay kailangan natin makuha. Ito kasi dito masyado pang malambot. Kaya naman yung pagdadagdag ng cornstarch ay hinuli ko. Kasi gusto po natin na crispy kapag ka ating ipiprito. Pwede natin ilagay ito sa ref para naman mas mag-hold yung texture. Magsala na tayo dito ng ating kawali. Lagyan natin ng mantika at iprito na natin itong ating mga patties. Ang pagpiprito ko dito ay ginamitan ko ng scoop. Ice cream scooper para naman mas pantay-pantay yung laki nila at walang lamangan. Prituhin lang natin hanggang sa mag-golden brown. Kasi naman po, kailangan golden brown po at kailangan po yung apoy ay low-medium heat lamang para hindi mahilaw yung gitna nitong ating burger steak. At itabi muna natin yan. Maglagay na tayo dito ng 1 tablespoon na butter, 1 tablespoon na flour, tapos ay mix-mix natin. Kapag ka naging ganyan na ang itsura, dahan-dahan nating ilagay itong ating water. Ayan. Haluin lang natin. Kapag natunaw na yon ay ilagay na natin ang ating beef powder. So, pwede rin isama na to sa water para man mas madaling matunaw. Ilagay na rin natin itong ating mushrooms. Dun sa giniling ko kanina ay nagtira pala ako ng kaunti para dito sa ating gravy. Mix-mix lang natin hanggang sa maluto iyan. Lagyan natin ng paminta. O, diba? Ang sarap naman tingnan. Nakakatakam na. Kahit naman na murang-mura itong ating uulamin ay hindi kayo magsisisi. Nilagyan ko pala ng garlic powder dahil mahilig ako sa garlic. At hindi ko kompleto yan kapag wala tayong kanin. Itoppings na natin dito sa ating kanin ang ating mga mushroom burger. At itoppings na natin itong ating masarap na masarap at masarsang gravy. O, diba? Akalain mo, parang Jollibee, pero tinipid na pang Jollibee. Kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Fresh Cucina. Bye-bye!